ang layunan nito ah. Sigurado ka ba rito? Oo, oh, pare. Dito siya pumunta. Dito ko siya natanaw kanina. Ano gagawin natin ngayon? Dito na yun. Sigurado na ako. Pangit ba kung basta na lang tayo kumatok? Baka kailangan natin kumanta. Kasi probinsya kasi ito eh. Kung maganda yung babaeng sinasabi mo, sige, kanta tayo. Naku, huwag yun ang balaking kumanta. Napakabadoy nun. Miss, sorry ah. Hindi ko kasi alam kung paano magsasorry. Dun sa nangyari sa dagat. Ay naku, wala na yun. Huwag yun ang isipin yun. Okay na. Ah, ako nga pala si Randolph. Kaibigan ko, si Ronald. Ah, ako naman si Luna. Ah, Luna. Sorry ah. Sorry ulit. Salamat ulit, ha? Bye! Luna! Na, po! Karin, ganda! Ano ba? Type ko siya, pa. Type mo? Ay, diligawan mo? Sino bang kinakausap ko dun? Ay, wala ho, mga naghahanap lang po naliligaw. Dalihan mo ng pagluluto, ha? Nagugutom na ako. Opo. Ano naman yung MMM na yan, ha? Yay, Papa cute! Pinapaalala ko lang sa'yo. Diba sabi mo, malapit mo na ako sagutin. Sabi ko yun? Oo, parang ganun. Kung sakaling natuloy kayo sa Maynila, di dapat, namimiss mo na ako. Oh, edi susulat ka na para sagutin mo ako. Ah, oo nga pala! Kaso, sa pagkakaalam ko, sasagutin kita kung mamimiss kita. Eh, paano ba yan? Paano kita mamimiss kung... Hindi naman tayo magkalayo, di ba? Yung Lorelai, nahihiya ho kasi... Bakit? Huwag kang mahiya! Kumain ka! Marami tayong pagkain! Hindi ho, hindi ko mayaaminin ako sa inyo. Ano yun? Kasi parang iba ho talaga yung naramdaman ko dun sa lalaking nakita kong nakahubad sa dagat eh. Nakahubad sa dagat? Saan? Hindi! Nakita ko lang ho, pero hindi talaga hubad na hubad. Meron siyang saplot, kaya lang maliit lang yung saplot niya. So parang hubot-hubad na rin. May tatanong mo sana ako. Eh, paano niyo ba malalaman kung crush niyo lang isang tao o pag-ibig na? Lagi ka na lang kasi nga aburido! Eh, sino ba namang hindi maaburido? Pero naman buhay ko. Palagi na lang ako nakatali dito sa silya na to. Ito naman si Luna. Mukhang nag-uumpisa ng tumingin sa lalaki. Kaedad niya, may mga asawa na at losya na! Basta, hindi siya pwedeng umibig. Hindi pwede, hindi ako papayag. Dahil ba ayaw mong masaktan siya, kaya mo? O, ayaw mong maiwa mag-isa? Heh, sa halip na kalabanin mo ako, ba't hindi mo na lang ako tulungan sa problema ko? Eh, kung sa halip na inaaray mo si Luna, ha? Bakit hindi mo na lang kaibiganin? Mari lang yun. Pagkatapos, alukin mo ng kapangyarihan para makuha ang lalaking nagugustuhan niya. At pagka nasa kanya na ang kapangyarihan, ibigay mo sa akin ang lalaki! Wala na tayong pagkawala dyan. Basta pag full moon, dito ka muna. Huwag ka munang lalabas. O kung hindi naman, doon ka na malapit sa dagat. Basta, aabangan kita sa pag-ahon mo. Sheila, maraming salamat ah. Ang laki na nang naitulong mo sa akin. Siguro kung wala ka, mahihirapan talaga ako. Marina, palagi nandito ako para sa'yo. Dr. Sandico, hi. Hello. Good afternoon. Good afternoon. I was just on my way out. Sige, Marina. Sige, salamat. Oh, Rafael, may kailangan ka ba sa akin? Hindi rin ako magtatagal. Meron na sana akong gustong linawin. I mean, ipakiusap. Pakiusap? Ano yun? Please. Kung ano man ang balak mo, huwag mo nang ituloy. Ayoko na masaktan si Tita Esther. Teka muna.
Pinagbibintangan mo ba ako na may balak akong sakpan si Tita Esther? Ganun ba? That was not my intention. But since you brought it up... Ang kapal naman ang mukha mo, Rafael. Para ako sana ko. Hindi mo naman ako kilala. Totoo. Hindi nga kita kilala. And I'm sure hindi ka rin kilala ng mga taong pinakikita mo na maganda, samantalang halos nung una ay halos pinagtabuyan mo. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Talaga? Well, explain to me this. Bakit pa bago-bagong isip mo? Tungkol sa resort? Tungkol kay Tita Esther? Bakit bigla-bigla naging mabait ka sa kanila? Teka muna ha, Rafael. Sandali. Unang-una, wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Bakit? Kamag-anak ka ba ni Tita Esther? Hindi nga. Pero nagmamalasakit ako sa kanya. Parang inangturing ko sa kanya. Pas ako rin. Lalo na ako. Parang ina na rin ang turing ko kay Tita Esther. Hindi ako naniniwala. Para ka pa rin may tinatago. Ah, talaga? Eh ngayon kung ayaw mo maniwala sa akin, wala na akong pakialam sa'yo. At saka wala akong dapat i-explain o ipaliwanag sa'yo. Pwede ka na umalis. Please, huwag mo siyang sasaktan. Tama na yung pagpapaganda, Luna. Maganda ka na. At hindi rin ako magugulat kung may naniligaw na sa'yo. Nay, pupunta na ako sa pwesto natin sa palengke. Alam mo bang maaari kitang tulungan? Pwede kitang tulungan, lalo na pagdating sa pag-ibig. Kahit sino mang gugustuhin mo, madali mo makukuha. Madali mo maaakit. Yun ay kung tatanggapin mo na yung inaalok kong kapangyarihan. Sige, Honay. Tutuloy na ako. Pamahalin na ako. Ako, Pilar. Good news. Ano yun? Naalala mo yung si Raymond? Oo, oh, yung pangalan ninyo na nasa Amerika? Oo. Ah. Yung anak niya si Leon, pamangkin ko yon, inaanak ko pa. Uh-huh. E darating dito. At last, makikilala na rin niya yung pinsan niya si Marina. Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Ni Mami nga, hindi ka pwedeng tawagin nun eh. Oo nga pala. Sayang. Pero hindi ba ni Pilar, ang importante, magkakasama-sama na rin kaming tatlo. Magkakasama-sama na kami. Tita? Oh, Rafael, saan ka pupunta? Babalik lang ako ng Manila. May pasyente ako eh. Sige. Kaya lang malungkot lang dahil nasanay na akong nandito ka eh. Mag-iingat ka sana, anak.